Ma'am Principal, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sige po, nakikinig na po sa atin ngayon si Regional Governor Mujib Hataman. I-question na po yung inyong masadya. Assalamualaikum po, sir. Sa aming revoke na salaries, simula noong April 2016 hanggang sa kasalukuyan po. Kasama na rin doon yung aming mid-year bonus at saka yung mga salary differentials. So, apat na buwan po lahat? Panglima. Okay. Ano pong dahilan bakit po na-hold yung inyo? Yung meron silang sulat dito na they are asking for yung sa OIC Division Superintendent namin, nagsulat sa kanila kay Secretary John Magro na magpapas daw kami, magsusubmit kami ng mga requirements kasi sabi nila i-aawul kami when in fact nasa field kami sa mga so schools. Dati oh wala silang hinihingi requirements, tuloy-tuloy lang po yun yung sweldo. Oo, nasa ATM nga eh. Ngayon all of a sudden kailangan niyo magsubmit ng requirements. Oo, tapos gina-check din nila dati kasi nagsusweldo kami ng ATM. Opo. Tapos ginawang check. Okay. Tapos, sige po, tamang-tama, baka bumitaw. Si Governor Hataman. Magandang hapon po, Gov. Yes, sir. Yes, Rati. Opo, sir. Opo, sir, nandito po yung ilang mga guru at isang principal. Alam niyo na po itong problema, no, sir? Yung kanila daw pong sweldo na hold, limang buwan na. Rati, ganito ang problema. Yes, sir. Ang sinasabi po naman, kung walang problema sa documentation, imposible sila hindi masahurad. Okay. Nung tinatanong po ang DepEd, kanina, ang sabi, mga yan hindi nagsasubmit ng daily time record dahil sumama sila doon sa dating superintendent of which dinismiss na yun ng Supreme Court. Mm-hmm. Dahil dinaya niya ang kanyang age, pinalitan niya, kasabwat niya yung regional trial court. Mm-hmm. So ito, na umakyat ang kaso na to hanggang Korte Suprema. So finally, dinismiss ko yan ng Supreme Court kasi hindi nila inimplit ang Department of Education ng ARMM doon sa pagbabago nila ng kanilang edad. Ayun. Okay. Sandali lang po ko. Matanong ko lang po, ma'am. Totoo ba ng daya po kayo ng edad nyo? Sir, hindi ko po magagawa yan. Sa tanang buhay ko, minsan sa buhay ko, no. Ayaw, ito po ang paninindigan ko dahil hindi po ako magiging dangal ng Bayan Award din ng okay. Very prestigious Civil Service Commission kung mayroon po akong ginagawa. So, Gob, sorry. Ito na lang, Rafi. Opo, may ebidensya ba kayo, Gob, na nandaya po siya? Rafi, yes, sir. Actually, meron. Opo. Kasi ang unang-una ganito ang sinasabi. Noong 2012, lumapit ho si Mona makatanong sa akin dito mismo sa office ko. Opo, sir. Kasi nagkaroon sila ng kaso nung predecessor ko, si Governor Adjong, nung OIC pa. So ang ginawa ko, pinaupo ko siya. Nakiusap siya sa akin, sir, paupuin mo na ako kasi magre-retire na ako by 2013. Mm-hmm. Nung 2014, naka-receive ako ng resolution ng civil service na extended yung edad niya. Mm-hmm. Ngayon, kinwestiyon ho ng Department of Education yung extension ng edad niya kasi hindi na-implete ng korte. Wala minute. Kaya nga ang Supreme Court nagpabor sa amin. So meron na pong decision ng Supreme Court, sir? Meron na ho. Pwede naming ipadala ang kopya sa inyo, Rafi. I see. Para maniwala okay. Siya. Okay. Namin, ano pong nakasal po sa Supreme Court decision, Go? Kasi sinasabi niya, hindi dapat siya na mag-change ng edad niya na hindi na-implete yung employer niya. Yun yung gobyerno. Kasi dinerekso ho nila, nag-usap-usap sila ng korte. Nung hinanapan ng yung transcript of record ang korte, hindi makaproduce ang korte sa Supreme Court. So sir, pwede ba sila ma-provide ng kopya po ng decision ng Supreme Court? Ma'am, pinadalhan na sila matagal na. Alam ni Mona yan, imposible hindi niya alam. Okay. Tapos itong Rati, yes, kung po sa teacher na sinasabi niya, ako ito ko. Yes, sir. Kung totoo at legitimate nagre-report ang mga teacher na yan, meron silang daily time record. Kahit bukas, papuntahin nyo sa akin, ibibigay ko within the week yung sahod nila. O, yun naman pala. Submitted na po ibibigay ko, ako ang nangangako sa kanila. Dalhin nila yung daily time record nila na nagre-report sila. At meron silang na i-submit every month sa DepEd, ako ho ang magsasahod sa kanila next week. Papuntahin nyo sila bukas, Friday or Monday, papasahuran ko sila. I-appointment po namin sila sa inyo po, Gob, next week po. Anytime, Rob. Wala sige problema. Po. Salamat po, Gob, Hataman. Wala problema po. Thank you po. God bless po. Sir, mga ma'am, ganito pong gawin natin. Kung ano po yung nasabit nyo noon, sabi nyo submitted na
nangako naman si God, kami po ang tututok para masiguro na yung kanyang pangako hindi po mapapako. So after na masubmit, resubmit po ang tawag nito kasi nasubmit nyo na po pa sa DepEd, this time daw, recta na tayo sa kanya. Babypass na po natin yung DepEd kasi yung DepEd mukhang naipit yung papeles doon, dinabigay kay Gop. Pag naisubmit nyo na po yun, one week after, makukuha nyo na po yung sweldo. Tututukan po natin ngayon to. Kailan ho ba kayo makakapunta doon sa ano? Next week. So pag naisubmit nyo po yan, pakitext nyo po kami para bibilang po tayo ng 7 days. Kasi pagdating mo ng 7 days, tatawagan po namin kayo or kayo po magte-text sa amin. Pag wala pa rin po yung check-in nyo in 7 days, then meron na po tayong dahilan kami po para balikan natin itong si Gob Hataman at singiling ko siya. Kasi yun ang pangako niya sa amin eh. Di ba? Mga ma'am, isubmit nyo po yung requirements. Kung nasubmit nyo na po sa DepEd, panibago ang gagawin natin sa submittal dahil mukhang nawala na po ata. Okay. And then magbibilang po tayo, once nasubmit nyo na kay Gob, magbibilang tayo ng 1 week. After 1 week, pag wala pa rin po yung check eh. Or kami rin po mismo ang papalo. Pag once nasubmit nyo, let us know and then we'll tell Gob, nandiyan na, magbibilang kami ngayon ng 7 days. Okay ma'am? We'll do that for you. Okay.